Yun, what's up mga kagaston? So, tapos na yung mga ginawa nating motor. Dalawa na, yung una yung kanina. Tapos, pangalawa, ito. Ayan. Tapos, ito yung pangatlo. Kay Pacboy. Ayan, yung kay... kay Dave Pacboy. Hindi, mga tropa natin sila. Ayan, siyempre, di sila nagpapagawa kung kani-kanino lang din. So, ang gagawin natin dito, pinalitan ko na siya ng fuel pump filter. Kasi 20K Odo, sobrang itim na rin. Tapos mag-install tayo ng big elbow at saka canister carb. So tara na! So eto yung canister na lalagay natin. Canister carb type tulad ng nakalagay sa motor ko. Tapos ayan yung big elbow. Ayan, bakit may? Ayan, big elbow. Pogi, no? Ayan. Parang yung mayari, oh. Ayan, with sensor po yan, mga kagaston. Ayan. Doon natin lalagay sa FI na maroon. Ayun yung satin. So, kalasin muna natin, mga kagaston. So, ayun, gagawin natin. Kailangan muna natin magkalas ng flarings dito para mabunot yung sensor. So, kalasin lang natin yung kabilang side. Video mo yung kanin kay, cutting elbow. Ayan po, yung poging elbow, dying cypher. Ayan. Sa yung mayari. Boy, pack boy. Sana pala ako pari uran. Oo. Ating nyabi siguro ng kayo doon. Mga uksya, potang side ke mga yan. Potang side ke. Ida na tumulo. Kabuk na kali, kabuk mo. Yan, nabaklas na yung kaha. Yan eh pa. So, gagawin natin, bunutin muna natin yung sensor. Ito yung sensor na nakasama dito sa pipe. Mas maganda kasi bunutin mo ng diretso rito. Yan. Magbunot sensor. So ayun mga kagaston. Safe nating naalis yung ayan, nakara niya. Ayan, safe nating naalis yung mga bolts niya sa pipe. Kasi nga pila na yung banway ni? Magto 2 years na yung motor, ngayon pa lang nabaklas. So ang ginawa ko, binabaran ko siya ng WD-40. Tapos, kinalas ko siya ng dahan-dahan. Tapos, para isa rin sa paraan para hindi ka maputulan dito, nito, mas maganda pala migin mo muna yung motor bago mo kalasin to. So, ang ginawa ko, dahil kaninang ginakalas ko, medyo maigpit, binabaran ko muna ng WD-40, tapos dinahan-dahan ko lang siyang kinalas. So, nakatanggal natin siya ng maayos. Nakaluwag ng maayos yung poster. So ayun mga kagasto na natanggal na natin yung stock pipe niya. So para makaiwas kayo sa maputol doon, nanuulit ko lang. Kung medyo matigas huwag niyong pilitin, babaran niyo muna ng WD-40. Sa pagkalas naman nito mga kagasto, lapit mo. Mas maganda, ito size kasi na ito, 17mm. Mas maganda gumamit kay close para ipasok mo siya rito. Pag napasok na siya dyan, ang pakalas niyan pa ganun. So tulak mo lang pababang ganito to. Persahin mo para dito matanggal, hindi malos thread. Sige, talaga may pipe. So ayan. So ayun, pag nakalas na ganun, yun na yun. Tapos dahan-dahan. Pag kasi ito na lost thread mga kagaston, mura lang to. Nasa 2,200 ang presyo nito, itong sensor na to. Nakwa! So, biruin mo, ito lang sensor na to, nasa 2,000 plus ang halaga. So, kailangan maingat ka sa pagkakalas.
Diyan sabi kay Pangulo. Kita lang yung makabilat. So ngayon gagawin natin, ito yung kanyang big elbow. Ayan, dying big elbow. Sa mga gusto umorder, message nyo ako sa ating page. Nixon Lennon Moto Vlog. Location natin, Balibago, Angeles. Meron tayong pang FI, meron tayong pang Raider card. Yung pilitin na ilagay. Malulostre. Pag ilalagay niya, ayun, ganyan lang. Laging may patarulas. Laging may racing padulas. In Kapampangan, laging may patarulas. No. Okay pa. Kailangan mag-fit siya. Huwag mong pilitin. Okay na yun. Pulitan, masasaktan. Kapogi, oh. Okay na. Huh? Okay. May panarapatan na sa New Year. Sa ganyan, pari. Katawan sa New Year. Ang galing mula yung canister. May big elbow ka na, may paputok ka pa sa New Year. Tapos magpapaputok pa. So ngayon mga kagaston, nalagay natin big elbow. Tapos canister curve type. Nasalpak na natin, so gagawin natin, i-testing muna natin yung tunog bago natin sound test. I-reset yung ECU. Spring alin na ba? Yung spring kahit mamaya na yan. So crater ka mo. Tapos patutok papunta kayo. Ayan na. Okay. Ayan, so harap mo na again. So, paanda rin na natin mga kagaston. Katunog na. Lansing mo, lansing mo. Takpan na, takpan na. At yan bagya. So, ayan mga kagaston, dahil nasalpak na yung pipe, kailangan natin mag-reset ng ECU ngayon para mag-back to zero yung reading ng ECU. Tsaka yung response niya bumalik. Mas maganda yon pag nagpalit ka ng pipe para tanggal pugak din. Kung mga gantong pipe naman, wala tong pugak. Kung meron man, mga 2 to 3, ano lang, mga ganun, 2 to 3 RPM. Mahiwagang wire. Mahiwagang wire, yan. Ito yung kagandahan kapag nare-reset. Once na nagpalit ka ng pipe yan, nagtanggal ka ng sensor, mas maganda nagre-reset ka rin. Maganda rin kasi nare-reset yung ECU. Parang sa computer lang yan, kailangan nare-restart. Ano? Pause mo ibaba. Kailangan. Nahilog na. Yan na. Na-overuse lang po kanina yung magic wire ni boss, ni Sir Nixon. Yeah. So, i-reset natin. Hinasa lang ng konti yung ulo. So, dito, mga kagaston, lapit mo yung konti, sir. Ayan. Pag COO, ibig sabihin, normal. Walang issue yung motor. Normal yan. Tapos, pag re-reset ng ECU, lagi naman natin sinasabi pag may nire-reset tayo. Ayan. Ako lang titiga, sir. Pagka-on ng susi, pag namatay ito, full throttle. Pagka full throttle mo, lalabas naman yan. Pag lumabas na, doon mo bitawan yung full throttle. Sabay off. Tapos tanggal yung wire doon. So ngayon, proceed tayo. Ika na, ma. Siyempuan niya. Itangka ko. Nyangya ko pa rin. So, ikuwagi pangadwa. Feeling ko, nasakmal niya na maganda dyan. Hindi pa tinamaan sa pagkasakmal. Mali-mali pa, kulang pa sa tiyempo. Kailangan kasi dito mga gaston, natsi-tiyempoan mo yung pagkasakmal. Kapag di ka marunong sumakmal, wala, mali yung process. Yan. Yung ginawa ko nga noong nakaraan, kalating oras yata bago ko natsi-tiyempoan yung pag-reset. Yun. Pag namatay na, bitaw yung full throttle. Yun, nakita nyo naman po, umilaw, namatay. Tanggalin yung i-off yung susi,
bunutin yung wire. Sabay ilalagay na yung takip, babalik na. Yan. Tapos sara na natin. Wala kayong habilin. Ay, yung shout out dun sa ano, plastic ito. Na malapit. Racing kapote. Racing kapote po yan. So, ito, paanda rin na natin mga kapiton. Tatlong beses yan, ah. So, mababa yung kanyang idle. Kailangan natin i-adjust. Two bar lang, so kailangan natin gawing 4 bar. So ayun mga kagaston, nasalpa na lahat, na-reset na yung ECU, tapos in-adjust ko na rin yung kanyang idle, tapos ito na yung pagandahan pag, na, ano, pag na-reset. Ayan, wala siyang ingay, hindi na-prepare sa yung kanyang tensioner. Ayan. Tapos, ang ganda niyan, pag na-reset, yung kanyang response sa RPM. Ayan.